Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at taglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Quarantine sa NCR Plus Bubble, bagyang niluwagan. MECQ, ipatutupad hanggang katapusan ng Abril. May kit-100 sa pinakamataas na bilang ng iniulat na namatay sa COVID, unang naitala bilang mild cases. Mahigit na 1,000 ang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw, pero ang mga gumaling, record high, mahigit 55,000. Kalahating milyong doses ng Sinovac vaccines na bahagi ng pinili ng pamahalaan darating mamaya. Presyo ng karneng baboy, posibleng pumalo sa 500 piso kada kilo. Dagdag ng mga barkong magpapatrolya sa West Philippine Sea, ipadadala umano ng AFP. May fitness safety protocol, ipatutupad sa Miss Universe pageant. Live audience, pwede pa kaya? Tampok ang iba't ibang uri at anyo ng kinagigiliwang halo-halo. Kapamilya, ibinaba po sa mas maluwag na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Greater Manila Area hanggang sa katapusan ng Abril. Tuloy muna ang 6 p.m. to 5 a.m. na curfew. Pero pag-uusapan po ito ng mga lokal na opisyal. Ang detalye niyan, maya-maya lamang. Samantala, lumalabas po sa pagsusuri ng ABS-CBN Data Analytics Team na marami sa naitalang namatay sa COVID-19 ditong nakalipas na araw ay mild cases. May 2 pang asymptomatic o walang sintomas ng sakit. Ang paliwanag ng DOH sa pagpapatrol ni Michael Delizo. Naitala nitong April 9 ang 401 namatay sa COVID-19. Ito ang pinakamaraming naitalang namatay dahil sa COVID sa loob ng isang araw sa bansa. Sa pag-aaral ng ABS-CBN Data Analytics Team, 84% o 8 sa bawat 10 namatay ay mga bagong kaso nitong Marso at Abril lang. Hindi na talaga ito tulad ng reporting dati na puro backlogs na from a few months ago or even backlogs from 2020. Majority ay nangyari this past few weeks lang, no? So nakita nga natin na ito na ngayon yung resulta ng mga spike ng mga cases. Sinigundahan ito ng DOH. Pag tinignan natin, recent naman po itong March and April, and we can see really that the cases of deaths are increasing. Pero ang mas nakababahala ay 175 sa mga namatay ay mild cases. May 2 asymptomatic pa. Posibleng hindi na-update yung tagging ng mga active cases from mild to severe or critical, no? Even in previous days, mas marami rin namamatay na mild at recovered. Kasi kung totoong mild ang mga namamatay, nakakabahala siya, Michael. Kasi considering na palaging nahahighlight na karamihan naman ng mga kaso natin ay mild. Paliwanag ng DOH, hindi naman otomatikong COVID-19 nga ang ikinamatay ng mga mild at asymptomatic cases. Kasama na rin umano sa bilang ng COVID death kahit iba ang dahilan ng pagkamatay. Kinakount natin yun as COVID deaths, ma'am, kahit hindi pala COVID yung ikinamatay. Yes. Basta may COVID siya. I understand. Yan. So hindi lang numero dapat ang tinitingnan, particularly for that aspect. Maari na ang ikinamatay nila ay hindi COVID kung hindi yung kanilang underlying illness. Dahil may mga pasyente na tinatawag nating inadvertently positive, no? Ibig sabihin, ginagamot natin sila para dun sa kanilang pinaka-problema, pero para ma-admit sa ospital ay kinakailangan natin na i-test sila, and dun lang natin natutuklasan na positibo pala sila aside from dun sa kanilang pinakasakit. Sabi pa ni Dr. Ong Lim, posible ring mauwi sa critical o severe ang mild at asymptomatic cases. We will only choose those individuals with mild disease or even moderate disease without risk factors to qualify for home care. And you expect that they should have symptoms for about 10 days before they start resolving, no? So what we want to see is that this individual should be improving over the course of this period, because if not, then they may actually be progressing to either severe or critical illness, which then requires
hospital-based care. Marami man ang mga mild at asymptomatic cases ngayon, halos hindi pa rin makahinga ang mga ospital sa NCR Plus area sa dagsan ng mga pasyente. Kagabi lang ang aming numero ay 244 confirmed COVID patients out of our 255 beds. So almost 95% bed occupancy. Ang aming ICU ay puno. At alam nyo naman, maraming nasa waitlist at hirap ang mga taong makapasok sa hospital. Lahat po ng hospitals po natin, mga provincial hospitals o mga private, lahat po ay puno na. Karamihan po, nasa ER, waiting list po sila na ma-accommodate sa room. Kung titingnan ang aspeto ng kalusugan, sinabi ni Naguido at Del Rosario na hindi pa napapanahong luwagan ang quarantine status sa NCR Plus. Michael Dalizo, ABS-CBN News. 11,681 ang mga nai-report ng DOH ngayong araw na nagkasakit ng COVID-19. Sa kabuuan, halos 865,000 na ang COVID cases ng Pilipinas. Ikatlong sunod na araw na lampas sa 10,000 ang naitalang kaso ng COVID-19. 201 ang dagdag sa mga nasawi para sa halos 15,000 total COVID death. Ang good news naman po, record high ang bilang ng mga gumaling ng dagdag 55,000 na bahagi pa rin ng offline recovery ng DOH. Sa datos na nakalap ng ABS-CBN Data Analytics, galing pa rin sa Metro Manila ang 5,900 plus cases kahapon o halos kalahati ng mga bagong kaso. Pasok din sa top regions ang Calabarzon na may 2,570 new cases, Central Luzon, Ilocos Region at Cagayan Valley. Sa top areas naman, pinakamarami pa rin sa Quezon City, sumunod ang Cavite, Manila, Bulacan, Caloocan, Rizal, Laguna, Pasig at Taguig. Pasok rin ang La Union, Batangas at Makati na may lampas 300 dagdag na kaso. Samantala, inireport po ng DOH, UP Philippine Genome Center at UP National Institutes of Health ang halos 300 dagdag na variant cases sa bansa. Nakapagtala ng 170 cases ng UK variant. Kabilang po dito ang 119 local cases. 8 naman ang returning OFWs. Nasa 192 naman ang nakitaan ng South African variant na karamihan rin ay local cases. 19 ang nakitaan ng P.3 variant na unang na-detect sa bansa at may isang P.1 variant case na isang OFW na nanggaling sa Brazil. Isa sa natutuwa sa pagluwag ng community quarantine ang isang ginang na may 4 sa Santa Rosa City sa Laguna. Labis kasing naapektuhan ang kabuhayan ng kanyang pamilya na may sama ang lungsod sa enhanced community quarantine bunsod ng pagtaas ng bilang ng mga nagkaka-COVID-19 na ibalita sa TV Patrol ang kanilang kalagayan. Kaya po, binalikan natin sila. Nagpapatrol, Dennis Datu. Napalitan ang kasiyahan ng pangamba ni Christine kung papaano bubuhay ng mga anak dahil sa mga biyayang natatanggap. Sa pagbabalik ng modified ECQ sa Metro Manila at Karatig Probinsya, kabilang ang Laguna simula Lunes, April 12, umaasa si Christine balik na rin ang kanyang paghahanap buhay. Dennis Datu, ABS-CBN News. Isa sa ilalim sa mas maluwag na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Greater Manila Area hanggang sa katapusan ng Abril. Pero para sa ilang eksperto at health workers, hindi pa panahong luwagan ang community quarantine dahil sumisipa pa. Sa lampas, 10,000 ang COVID cases sa bansa kada araw at punuan pa rin ang mga ospital. Nagpapatrol, Bianca Dava. 500 piso na lang mula sa 1,000 ang boundary ng taxi driver na si Robel ngayong enhanced community quarantine, pero hirap pa rin daw siyang maka-boundary dahil matumal ang biyahe. Maganda daw mag-MECQ na lang. Kasi wala na rin ang kabuhayan natin yan, eh. Kagaya sa amin. Mura na nga lang yung boundary, hindi pa namin boundary halos. Diba? Maganda, luwag-luwagan, magugutom ang pamilya. Eh. Paano naman yung mga naghahanap buhay?
Ang may-ari naman ng karinderyang ito na si Arnel, balikpuhunan lang ang kita. Minsan lugi pa raw siya dahil sa mahal na mga bilihin. Mas kaunti rin ang bumibili sa kanila dahil bawal pa ang dine-in. Dapat mag-ano na, tama na yung isikyo na yun. Kasi mahirap din nga eh. Kasi pati sa pagtinda, apektado man, gaya nito, magda-dine-in sila. Gusto nila kakain sa loob. Ayaw kasi nga bawal, take-out lang. Hindi na sila tutuloy bibili, aalis na sila. So bawas income na rin. Biskitain muna sana, mawala pa. Kaya bahagyang nakahinga si na Robel at Arnel dahil ibababa na sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna simula bukas. Sa anunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque, tatagal ang MECQ sa NCR Plus hanggang katapusan ng Abril. Isa sa ilalim din sa MECQ ang Quirino, Abra at ang Santiago City sa Isabela. Sabi ni Roque, mananatili ang ipinatutupad na curfew sa NCR Plus mula 6 p.m. hanggang 5 a.m. habang hindi pa napag-uusapan ng mga local chief executive ang modified hours. Bukas naman daw ipapaliwanag ang pinagkaiba ng ECQ at MECQ. Papasailalim naman po sa General Community Quarantine ang CAR. Sa Region 2, ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya. Sa Region 4A, ang probinsya ng Batangas. Sa Region 8, Tacloban City. Sa Region 10, Iligan City. Sa Region 11, ang Davao City. Sa Barm, Lanao del Sur, at ang Quezon mula April 12 to 30. Ang lahat po ng parte ng Pilipinas na hindi nabanggit ay mapapasailalim po sa MGCQ. Bago nito, sinabi ng Philippine Academy of Family Physicians na hindi pa napapanahon ang pagluluwag ng community quarantine dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 kung saan mismong mga healthcare worker na ang nagkakasakit. Obvious naman sa numero pa lang na dito pa rin tayo sa kasagsagan ng surge, hindi pa bumababa yung mga numero. So dahil sa ang mga ospital natin, dahil sa dami ng kaso, punong-puno pa rin ang mga ospital. Ang mga pasyente natin, nahihirapan pa rin makakita ng ospital na tatanggap sa kanila o ng healthcare system. Or almost collapse. Sabi ko nga nung isang araw, this is already a disaster. This is beyond the capacity of the healthcare system to respond to the current situation. Sinang-ayunan ito ni ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido. Dapat umanong mapababa muna ang mga COVID-19 cases at mapaluwag ang mga ospital. Base nga lang sa health aspect ay kailangan talaga ng extension kasi nasa lagpas 10,000 pa rin ang mga kaso. Yung positivity rate above 20% pa rin. So that's isang nagpo-positibo out of 5 na natetest. Yeah. No? Mataas pa rin yun. Yung mga ospital natin, reporting full capacity pa rin up to now. So parang hindi pa talaga optimal at this point na magluwag tayo given all these conditions na nakikita natin. Ang goal talaga natin is mapababa muna ng lagpas na bumaba ng below 10,000 yung mga cases. Mm-hmm. At yung ospital din natin from full capacity, sana ay lumuwag-luwag muna konti. Isinulong naman ng mga healthcare worker na imbis na lockdown, kailangan magpatupad ng pangmatagalang solusyon. Dapat din anilang magkaroon ng digital contact tracing app na pare-pareho at hindi kanya kanya ang mga LGU. So ito, isang taon na, paulit-ulit na nag-ano tayo, no, para tayong bababa yung kaso, tapos magre-relax tayo. Hindi naman natin inaayos yung root cause, no, yung kadahilanan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pagdami ng kaso. So sana, this time, matuto na tayo at gawin na natin yung mga pagbabagong kailangan natin gawin para maayos natin ang ating sistema sa pagsugpo, paglaban sa COVID. Yun sana ang mangyari. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng mga lokal na pamahalaan. Inanunsyo ni Pateros Mayor Ike Ponce na ipapamahagi ang ayuda sa pamamagitan ng isang online payment gateway pero may service fee na ang digital platform mula 20 hanggang 50 pesos. Mas makabubuti na po ito kaysa naman tayo pumili ng matagal dahil manual yung ating ginagawa po. At wala rin po tayo sa kasalukuyang manpower sa ngayon para gumawa yan.
Sa Quezon City, umaabot na sa halos 197,000 na pamilya ang nabigyan ng ayuda. Nagsimula na rin ang house-to-house distribution ng ayuda ng Pasig City sa mga low-income families sa kanilang mga barangay. Tuloy-tuloy din ang payout sa mga benepisyaryo sa San Juan, habang bukas naman ipagpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa Marikina City. Target ng lungsod na matapos ang distribusyon sa April 15. Bianca Dava, ABS-CBN News. Umuti na ang pakiramdam ng tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Harry Roque matapos po siyang ma-admit sa ospital dahil sa COVID-19. Ayon kay Roque, nabigyan siya ng remdesivir at steroids na agapan din ang kanyang pneumonia dahil sa maaga niyang pagpapa-ospital. Pero ayon sa kanyang mga doktor, kailangan pa niya ng 4 vials ng remdesivir. Kaya hanggang Huwebes pa siya mananatili sa ospital. March 15, nang unang nagpositibo sa COVID-19 si Roque, at March 25, nang i-anunsyo niyang gumaling na siya. Hindi pa malinaw ngayon kung kailan siya muling nagka-COVID-19. Dumating na sa bansa ang Sinovac vaccine mula sa China. Lumapag ang eroplanong may dala ng 500,000 doses ng bakuna sa NAIA kaninang pasado alas 5 ng hapon. Bahagi ito ng 3.5 million doses na binili ng gobyerno para maihatid ngayong Abril at Mayo. Bukod dito, may inaasahan ding Sputnik vaccines mula Russia sa susunod na linggo. Ayon kay Senador Bonggo, initial pa lamang itong dumating na 20,000 doses ng Sputnik vaccine na bahagi ng inaasahang 20 million doses na isusupply ng Russia. Balita naman sa ibang bansa sa United Kingdom, madamdaming nagpugay si Prince Charles sa kanyang namayapang ama na si Prince Philip, ang Duke of Edinburgh. Sa gitna ng pagluluksa at pangungulila sa ama, inalala ni Prince Charles ang dedikasyon ni Prince Philip sa reyna at kanyang asawang si Queen Elizabeth II, ayon din sa kanilang buong pamilya at sa kanilang nasasakupan. Nagpasalamat din siya sa lahat ng nakiramay at nagpaabot ng pagmamahal sa kanyang ama. Ililibing si Prince Philip sa Windsor Castle sa April 17 pagkatapos ng Royal Ceremonial Funeral Service sa St. George's Chapel sa Windsor. Inaasahang dadalo sa libing ang apo ni Prince Philip na si Prince Harry na ngayon nasa Amerika, pero hindi ang asawa niyang si Meghan Markle. My dear Papa was a very special person who I think above all else would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him. And from that point of view, we are, my family, deeply grateful for all that. It will sustain us in this particular loss and at this particularly sad time. Thank you. Nanaig ang lakas ng kamao ng mga Pinoy boxers sa ring. Panalo ang Pinoy boxer na si Jerwin Pretty Boy ang Angkahas sa boxing match sa Connecticut sa Amerika. Unanimous decision pabor kay Angkahas na naidepensa ang kanyang IBF Junior Bantamweight title laban sa Mexicanong si Jonathan Javier Rodriguez. Ito ang 9 na beses na naidepensa niya ang kanyang title belt. Pinabagsak naman ni Pinoy featherweight boxer Mark Magsayo ang katunggaling si Pablo Cruz ng Houston, Texas sa 4th round. 22 na ang panalo ni Magsayo na wala pang talo. Nasungkit din ni Donnie Nietes ang WBO International Junior Bantamweight title nang talunin ang Colombian na si Pablo Carillo sa boxing match sa Dubai noong Easter Sunday. Susunod, presyo ng sariwang karneng baboy, posibleng umabot sa 500 piso kada kilo kapag dumating na ang mas murang imported na karne. Baligatan exercise ng Pilipinas at Amerika, pinag-uusapang ituloy dahil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Lahat ng yan sa pagpabalik ng TV Patrol Weekend. Posibleng po
umalo sa 450 hanggang 500 pesos kada kilo ang presyo ng karneng baboy kapag bumaha na umano ang mga imported na karne sa merkado. Maapektuhan din pati ang mga magsasaka ng mais. Nagpapatrol, April Rafales. Wala pa rin pinag-iba ang presyo ng baboy sa mga pamilihan matapos mapaso ang price cap. Pero bulung-bulungan sa mga palengke ang napipintong pagtaas ng presyo sa mga susunod na araw na posible pang umabot sa 500 piso kada kilo. May nagsabi sa amin na supplier kasi yung baboy namin nanggagaling ng Visayas. So tawid dagat siya. Meron daw possibility na umabot hanggang 500 yung price ng per kilo ng laman. Pero dahil sa kakulangan din ng supply, dahil halos lahat dito sa Luzon, puro tawid dagat na yung pinagkukunan. Pero sabi ng Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork, hanggang 450 pesos lang ang itataas ng presyo. By June ay babaha ng imported na karne ng baboy. At yan na ang umpisa ng aming pagbagsak o pagkalugi. Dahil diyan sa pagbababa ng taripa from 40%, gagawin niyang 5%. At yung pagdadagdag ng 350,000 metric tons or 350 million kilos ay ang maaapektuhan ng malaki, titigil lang ibang mag-alaga, mga magbababoy, farmers, yung magmamais lahat, coconut, sugarcane, mag-iisda at saka itong sa palay. Kahit tumaas ang presyo ng sariwang karne, nagdadalawang isip pa rin ang mga tindero kung lilipat sila sa pagbenta ng imported na ang SRP ay 270 pesos kada kilo para sa kasim at 350 pesos kada kilo para sa liempo. Balak pero hindi ganong marami kasi hindi man, ayaw naman din ang mga customer ng imported eh. Gusto talaga nila sariwa. Binabudget ko na. Uno ko sa atin kahit medyo mahal. Hindi ako umano sa imported, ma'am eh. Pero may mga nag-iisip ding tumangkilik ng imported na karne. Mahirap ang pera po ngayon. Kaya yung mura na lang po ang bibilihin. Bahala na po. Nasa pagluluto naman yun. Ayon sa Philippine Maize Federation, malaki ang mawawala sa kanila kapag umatras na ang mga magbababoy. Malaking bahagi kasi ng produksyon ng mais ay napupunta sa feeds para sa mga hayop kagaya ng baboy. Talagang matatamaan at sa computation din namin na parang aabot siya ng mga 15 billion in terms of business or income opportunities na matatamaan dito. Nananawagan ng ProPork, PhilMaize at iba pang grupo sa agrikultura na bawiin ng Pangulo ang executive order na nagbababa sa taripa ng imported na karneng baboy. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng Department of Agriculture pero wala pang sagot ang ahensya. April Rafales, ABS-CBN News. Magpapadala ng mga karagdagang barko ang Armed Forces of the Philippines matapos madokumento ng ABS-CBN News ang pangaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Taliwas naman sa unang pahayag na militar, hinimok ngayon ng hepe ng AFP ang mas madalas na media coverage sa lugar para makatulong sa pagmamanman at pagbabantay ng militar doon. Nagpapatrol, Michael Delizo. Hinihimok ngayon ng AFP ang mas malawak na media coverage sa West Philippine Sea para makatulong sa limitadong kapasidad ng militar na ikutan ang lugar. Nauna nang naidokumento ng ABS-CBN ang pangaharas ng mga barko ng China sa sibilyang bangkang sakay ng news team. Ngayon, yung effort ng media is complementing our surveillance marpat. Dahil we have to admit that we have our own limitations. So we should commend these people na nag-find out kung what's really the real situation in the West Philippine Sea. Yung mga footages mo dyan can be used in filing appropriate charges against China for their incursions. Taliwas ito sa unang pahayag ng AFP na nagpasaring sa pagpunta sa lugar ng ABS-CBN na nais lamang umanong mauna sa pagbabalita. Iniutos na rin ni AFP Chief General Sir Lito Sobejana sa Philippine Navy na magpadala ng dagdag na mga barko sa tensyonadong karagatan. Yung lamak ng lugar, we could not occupy every quarter.
of the West Philippine Sea. Kaya nandito, pinupursige natin yung modernization natin. Yeah. Na magkaroon pa tayo ng more naval assets para talagang ma-saturate natin yung kalawakan ng West Philippine Sea. Matatanda ang isinulong noon ni dating National Security Advisor at minsang nagsilbi sa Philippine Navy na si Roy Logoles na imbes na malalaking barkong pandigma, bumili na lamang ang Pilipinas ng armado ng mga mabibilis na missile boat tulad ng humabol sa bangkang sakay ng ABS-CBN. Ito anya ang dapat magpatrol sa karagatang palibot ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Tiniyak naman din ni Sobehana na eeskortan ng mga otoridad ang mga mangingisda sa paglalayag nila sa West Philippine Sea. Ipatatawag din niya ang mga counterpart sa Chinese military para pag-usapan ang insidente. We should not divert our attention to anything else. Sabi ko nga sa itong mga senior leaders dito sa Army, sa Armed Forces, sabi ko, ang issue dito is the incursion of the Chinese vessels, maybe maritime militia, Coast Guard, o yung Navy nila. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kailangan lumahok din ang Pilipinas sa Freedom of Navigation Patrols ng mga kaalyadong bansa para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo. There's freedom of navigation. Kahit sino dyan, pwedeng mag-sail, pwedeng dumaan, hindi pwede hintuin. Hindi pwede iharas sa EEZ. Yung mga freedom of navigation operations na yan, that is the strongest enforcement of the arbitral ruling. Dapat suportahan natin ito kasi every time dumadaan ng US warships dyan, UK, France, they are asserting the ruling. Dapat sumama tayo sa kanila para makita ng China na they are not in possession of the West Philippine Sea. Pwede pa rin anyang dumulog ulit ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, the Netherlands at bumuo ng alyansa laban sa pag-angki ng China. Dapat kukuha tayo ng mga ruling para papakita sa mundo na ang China hindi sumusunod ng international law. Dapat magtayo tayo ng Nations Against the Nine Dash Line. Ngayong araw, nagkausap sa telepono sina Defense Secretary Delphine Lorenzana at kanyang counterpart sa Amerika na si Secretary Lloyd Austin kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Parehas silang nagpahayag ng interes sa balikatan exercises na naunsyami noong nakaraang taon. Nangako rin si Lorenzana na idudulog sa Pangulo ang patuloy na pagpapatupad ng Visiting Forces Agreement matapos ihayag ni Austin ang kahalagahan nito. Michael Delizo, ABS-CBN News. Isa sa bawat tatlong COVID-19 survivors ang nakararanas ng problema sa mental health. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Kaya't payo ng doktor, mahalagang pangalagaan at matutukan ng mental health na mga nagpositibo at gumaling na sa COVID-19. Nagpapatrohol, Bianca Dava. Buong pamilya ni Nico ang nahawaan ng COVID-19 noong Enero. Ang kanyang ina kinailangan pang i-admit sa ospital dahil na rin sa kanyang pneumonia. Makalipas ang halos 3 linggo, gumaling sila sa sakit maliban sa kanilang ilaw ng tahanan na binawian ng buhay sa ospital. Mula noon, walang araw na hindi inaalala ni Nico ang kanyang ina. Mental side, minsan, you have to deal with the problem. What's happening here? And also, sa situation din namin, hirap eh. Yung COVID-19 kasi, hindi lang sa basta-basta sakit. It can kill you. Hindi na ito masabi. Dahil yung virus ito is a traitor. Sabi ko sa sarili ko, may battle has just begun. Ayon sa isang psychiatrist, mahalagang matutukan ang mental health ng mga taong nagpositibo at gumaling na sa COVID dahil delikado at pangmatagalan ang maaaring epekto nito. You just imagine, you are COVID-19 positive. So there's always the feeling, oh my God, am I going to live? Am I going to be okay? Am I going to be intubated? And am I going to stay in the ICU? Yun yung mga bagay na umapasok sa isipan ng isang pasyente.
being alone morning, day, and night, yun ang devastating daw sa mga pasyente natin. Sa isang pag-aaral sa higit 230,000 na pasyente, higit 33% o isa sa bawat tatlong COVID-19 survivor ang na-diagnose na may psychiatric disorder o sakit sa isip, ilang buwan matapos gumaling sa sakit. Karamihan sa kanila nakararanas ng anxiety at mood disorders. There's already a study made by Harvard that there will be an upsurge, no? Of psychiatric conditions such as anxiety, depression, domestic violence, post-traumatic stress disorder. Lalo na ngayon, di ba, tumaas ang incidence, Bianca. So there's the feeling of parang hopeless na ba tayo? Paliwanag naman ng neurologist na si Dr. Monica Ang, hindi lang baga ang pinupuntirya ng COVID-19. Maaari din itong atakihin ang utak ng tao, patayin ang malulusog na brain cells at magdulot ng malalang impeksyon o komplikasyon sa central nervous system. Ito ay pwedeng magdulot ng brain damage and nerve damage sa mga susunod na linggo at buwan. For example, if the virus invades the olfactory cells or yung ating cells ng pang-amoy at pang-lasa, paminsan naapektuhan ang mga parte ng brain na nagko-control ng ating memorya at pag-iisip. Sa parehong pag-aaral, may mga naitalang kaso ng stroke at dementia sa mga pasyenteng gumaling na sa COVID. Bagamat mababa lamang ang bilang, mas nakita naman ito sa mga nagkaroon ng severe symptoms. Sa higit isang taong laban ng bansa sa COVID, maraming survivor ng sakit na rin anya ang nakararanas ng pagkahilo, pagkalito, pananakit at pagmamanhid ng ugat, hirap sa pag-iisip at problema sa memorya. Habang tumataas yung census ng ating positive COVID cases, tumataas din ang number of COVID survivors. And mas marami tayong nakikita ngayong patients na COVID survivors who are afflicted with mga complications ng nerve damage, problems in thinking. Payo ng mga eksperto, mahalaga rin magkaroon ng support group sa mga kapamilya at kaibigan, lalo na sa mga COVID-19 patient at survivor. It's very important to talk about how you are doing. Yung kamustahan natin with each member of our kapamilya, kailangan natin isipin na magtutulungan tayo at this point in time because we need the togetherness, we need our families at this point in time. Napaka-importante talaga na ang support group para alagaan ang mental health and ang maayos na tulog, maayos na exercise, wag dapat baliwalain kahit ngayong pandemic. Kaya't oras na nakararanas ng mga sintomas ng mental at neurological disorders, huwag na raw mag-atubiling lumapit sa mga mental health professional. Bianca Dava, ABS-CBN News. Masayang ibinalita ni Alice Dixon na nakatanggap na siya ng COVID vaccine sa Canada. Ikinuwento naman ng ilang kapamilya stars ang karanasan nila ng magkasakit sa COVID-19, pati na ang epekto nito sa kanilang mental health. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Sa isang 20-minute vlog, ibinahagi ng aktresa si Heaven Peralejo na nagpositibo siya sa COVID-19 habang nasa lock-in taping ng seryeng Bagong Umaga. Kaya agad siyang nag-isolate. I'm feeling weak and I'm having headaches. Naka-quarantine din kami, so the time na nag-pause lahat ng production, lahat kami naka-quarantine na. Ibinahagi rin ni Heaven nang biglang bumaba ang kanyang oxygen level. I checked my oximeter. This. I've got 92. It's really low. Should be 95. But I'm fighting it and trying to eat even though I can't breathe properly. Kinailangang dalhin si Heaven sa ospital nang patuloy na bumababa ang kanyang oxygen level. Sa huling part ng kanyang vlog, sinabi niyang seryosohin ang COVID-19. Ngayon, magaling na si Heaven sa sakit. Naghuling habili naman ang komedyanteng si Kay Brosas matapos magpositibo sa COVID-19. Ayon kay Kay, mentally tortured siya habang positibo sa sakit. Kaya nagvideo siya sa sarili sakaling hindi siya makasurvive sa sakit. Hindi na niya ito in-upload at binura na.
Sa huli niyang tweet, ipinost ni Kay ang kanyang latest swab result na nag-negative na matapos ang 17-day isolation. Samantala, nabakunahan naman na ang aktres na si Alice Dixon habang nasa Canada. Sa kanyang post, ibinandera niya ang bandage na nagsisilbing patunay na nagpabakuna na siya. Balak na niyang umuwi ng Pilipinas kung saan magpapaturok na siya ng second dose. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Susunod, higit 4 milyong manggagawa ng maliliit na negosyo na wala ng trabaho. Sektor ng MSME umapela ng tulong. At Davao City, binaha. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Binaha ang bahagi ng Davao City dahil sa malakas na buhos ng ulan Sabado ng gabi. Kabilang sa binaha ang Barrio Obrero, Santo Niño Matina, Ulas, JP Laurel Avenue at iba pang bahagi ng lungsod. Sa lakas ng ulan, umapaw ang creek sa bahagi ng Rojas Avenue na nagpasikip sa trapiko. Binaha rin ang bahagi ng residential area sa barangay 8A Exodus at ilang bahay sa barangay Matina, Aplaya. Nalubog naman sa hanggang baywang na tubig ang bahagi ng Barangay San Miguel sa Santo Tomas, Davao del Norte, Linggo ng madaling araw. Mahigit 1,100 pamilya ang apektado. Nagsagawa ng relief operations ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. 30 bahay naman ang apektado ng pagbaha sa Barangay Macambol sa Mati City, Davao Oriental. Ito rin ang sinapit ng mga taga La Paz, Agusan del Sur nang umapaw ang Adgawan River dahil sa 2 araw na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Umaapilan ng tulong ang mga micro, small and medium enterprises dahil sa labis na epekto sa kanila ng pandemya. Ayon sa mga eksperto, kailangang bigyang pansin ito ng gobyerno dahil ang maliliit na negosyo ang susi sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Nagpapatrol, Isay Reyes. Mahigit 1 taon nang abonado si Albert sa pagpapatakbo ng kanyang travel agency at spa sa Quezon City. Dahil sa mga quarantine restrictions, napuruhan ang kanyang mga negosyo. Sinisikap niyang hindi tuluyang magsara alang-alang sa kanyang mga empleyado. Diba, hindi pa kami makapag-operate. Pero yung mga offices namin, tuloy-tuloy pa rin yung mga binabayaran namin mga renta, tapos sa mga government taxes din. Nakautang sila sa tulong ng Department of Tourism noon para sa kanyang travel agency, pero wala siyang mautangan para naman sa kanyang spa business. Wala pong nag-reach out kung kamustahin kami, kamusta yung naging sitwasyon namin sa spa. Sa pag-aaral ng UP Center for Integrative Developmental Studies o CIDS, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang pinaka-apektado ng pandemya. Kabilang dito ang mga negosyo ni Albert. Ngayong marami ang nagsasarang maliliit na negosyo, napakahalagang matulungan ng gobyerno ang ibang pilit na manatiling bukas. Lalo't 99.52% ng mga negosyo sa bansa ay mga MSME. Sa makatuwid, ang mga ito ang nagbibigay ng trabaho at kabuhayan sa maraming Pilipino at siyang susi sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. That the COVID pandemic only took 6 months to wipe out all the major gains that were achieved by that sector during the past decades. And if ever there will be a rebound in the economy, this will come from the MSME. So it's best to keep them afloat. Otherwise, if they're not there anymore, there is no more engine for which the rebound will come from. Sakop ng MSMEs ang mga hotel at accommodation, mga sinehan, travel and tours, transport, mga kainan at creative arts. Ngayon, nasa 4.2 milyon na mga walang trabaho sa bansa ay mula sa MSMEs at ilang milyon ang patuloy na naghihirap at nahihirapan. Baon na po kami sa utang, sir. Mas lalo bayaran sa bahay, no? Tsaka sa allowance sa bahay, sir.
Ayon sa UPCIDS, tinatayang nasa 86 billion pesos ang kailangan para manatiling buhay ang MSMEs. Sa ilalim ng Bayanihan 2, nasa 29% lamang o 39 bilyong piso ang nakalaan para makabangon ang sektor. Ayon kay Professor Diaz, kailangan ng government intervention sa lalong madaling panahon hanggang makabalik sa normal ang kanilang operations. Ayon sa Department of Finance, may nakahandang pondo para sa vulnerable groups tulad ng MSMEs. May 120 billion na pautang para sa mga maliliit na negosyo, 46 billion pesos mula sa iba't ibang sektor para sa mga empleyado ng maliliit na negosyo at iba pa. Pero ang inaaray ng mga apektadong negosyo at manggagawa, walang gumagabay sa kanila at hindi madaling makuha ang mga benepisyong ito. Tulungan sana kami ng government kung magkakaroon pwede ng mga discount, kunyari sa mga taxes na binabayaran namin, lalo-lalo na siguro sa mga permits, kung magkakaroon din siguro ng tulong para sa mga employees kasi yung mga loans nila sa mga SSS. Isay Reyes, ABS-CBN News. Susunod, titikman natin ang iba't ibang uri at anyo ng halo-halo ng Pambanga. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng BB Patrol Weekend. Fever is on. Marami na nga ang excited sa pagdaraos ng Miss Universe 2020 na magpapatupad din ng mahigpit na safety protocols. Nagpapatrol, MJ Felipe. Sa mga susunod na araw, inaasahang mas marami pang mga kandidata ng Miss Universe 2020 ang magdaratingan sa Amerika. Nakausap namin si Olivia Kidoko, isang Pinoy skin expert at entrepreneur sa California at napiling official skincare partner ng Miss Universe 2020. Excited na siyang makilala ang beauty queens. Tayo mga Filipino, Sir Ricky, ang mag-aalaga ng beauty queens all over the world. Next month pa ang pageant pero nagbahagi na siya ng ilang detalye. Mahigpit na safety protocols ang ipapatupad sa hotel at venue ng pageant na dapat sundin ng mga kandidata, staff at sponsors gaya ni Olivia. The moment we arrive at the hotel, is a swab test na nila kami. And then after the swab test, we will be placed in our hotel room. Hindi kami palalabasin until the next day malaman namin yung results. Ang sigawan, palakpakan, talunan at pagwagayway ng mga bandila ang isa sa mga nagpapataas ng energy sa pageant. Kaya ang pangatlong tanong, papayagan ba ang live audience sa Miss You ngayong taon? Yes, there will be live audience but only 25%. Wala pang petsa kung kailan magiging available ang tickets para sa mga maswerteng makakapanood ng live. MJ Felipe, ABS-CBN News. Kapamilya, ramdam nyo na ba ang init ng summer? O swak po at paboritong pampawi, nantagaktak ng pawis ninyo ang halo-halo. Tikman ng iba't ibang klase ng halo-halo sa Pampanga sa pagpapatrol ni Gracie Rutao. Sa panahon ng pandemya, naging libangan ni Rush ang paggawa ng halo-halo. Kalaunan, pinagkakitaan na niya ito. Para maiba, ginawa niya itong fried halo-halo. Ibinabalot niya ang mga sangkap sa lumpia wrapper at may vanilla ice cream pa on top. Yung mga kids po namin, masyado silang mahilig sa crunchy na pagkain. So, naisipan namin na gawin ng twist yung popular halo-halo nating mga Pinoy. At the same time, parang mixture siya ng halo-halo and turon. Kaya marami ang napapa-order. Sarap! Sa bayan ng Guagua, binabalik-balikan mula pa noong dekada 60 ang halo-halo na may tradisyonal na mga sangkap na saging, makapuno at leche flan. Kanya naman. Sarap. Sarap po, the best. Mas gusto daw nila yung tatlong sangkap lang kasi masarap na. Kahit na pandemic, may mga customers pa rin kami pumupunta dito at dinadayo pa rin kami. Ang patisserie chef na si Fatima, ang halo-halo cakes and cupcakes naman ang ginagawa.
nilalagyan ng mga sangkap ng halo-halo ang mga freshly baked vanilla cake and cupcakes tulad ng ube halaya filling, leche flan icing, munggo, beans, nata de coco, kaong, gulaman, langka at makapuno. Meron ding banana chip at white chocolate ganache. Pwede natin siya ipadala for us, pasalubong sa ibang tao. Unlike for normal halo-halo, it will melt kasi. So this one, you can still promote the halo-halo itself by cupcakes na pwede siyang i-export without melting. Pwedeng tumagal ng hanggang 2 linggo kung naka-freezer ang halo-halo cupcakes. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga. Hindi naman natin pwedeng arburin kay Gracie yung pagdating dito, tunaw na. No? Iniisip ko nga kung paano ipapadala ni Gracie, eh, pero malabo talaga. Eh, kanya-kanyang taste yan, partner. Meron iba gusto marami, meron namang gusto ko konti lang. Ako gusto ko yung konti lang. Ako din. Masimple. Simple lang pero, ang sarap. Gracie, atab lang ka. Ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Patuloy kaming maglilingkod, mga kapamilya. Worldwide ang balitaan natin. Mapapanood niyo na po ang TV Patrol Live at on demand saan man sa mundo, sa social media, sa cable, pati na sa iWant TFC. Maraming salamat at magandang gabi, kapamilya.